Willy's Kitchen. Chow fried rice. Yan ang iluluto sa atin mula Lutong Macau, si Darwin Goy. Darwin, well, nice to see you again. Hello, Tita Winnie. Good morning. Narinig niyo po ako? Ay, oo. Narinig naman kita, Be. Yes. Ayan, good morning, una kitang nakilala po nung finiture namin yung restaurant mo sa umagang kay Ganda sa Makati. Yes po, yes po. Bukas pa ba yun? Na rin po yun. Oo. Wala na po. Dahil sa pandemic, close it down na to. Oh. Right now, we only operate for take-out and for deliveries. Ganyan na lang po. Buhay, pero buhay pa rin ang Lutong Macau. Okay, sige. Surviving. Very good yan, very good. Okay, Yang Chow Fried Rice. Unang-unang tanong ko sa'yo, Darwin, bago tayo magluto. Ano ba ibig sabihin pag sinabing Yang Chow? Tita Winnie, ang Yang Chow is a place in China. That's a province. That province, diyan sumikat yung fried rice na yung Yang Chow fried rice, kaya siya tinawag na Yang Chow fried rice. Ah, lugar pala ang Yang Chow. Yes. Example, meron din yung ibang nagsaserve ng Shanghai fried rice. So that fried rice was popularized in Shanghai province. Yun naman pala yun. Yes, very good. Thank you, Darwin. Okay, so ano-ano ang mga sangkap natin sa ating Yang Chow fried rice? Yes, we use the ang ginagamit natin dito, no, napaka simple ng recado lang. We only have three main ingredients. Yung pork asado, we call that the cashew. Mm-hmm. Actually, kung sa bahay wala tayong ganitong barbecue asado, we can use the sweet ham. Pwede rin po yun. Sweet ham pwede na. Okay, you have to dice it. Tapos we have green peas. Green peas, yung napapansin ko sa mga supermarket, meron tayong makikita yung mga frozen na green peas with carrot and with corn. Pwede rin yun. Yung pinagamit sa mga buttered vegetables. We can also use that. Okay. Kasi wala naman siyang specified na ito lang ang gagamitin na ingredients. Flexible yan. Okay. Tapos, and also, we have the shrimp. Shrimp? Ito yung importante. Shrimp. Kasi kailangan may shrimp talaga siya. Okay. Then, itlog, chicken egg, fresh chicken egg, and then, plain rice. The rice, yung saing kagabi na nasobrahan. Yung bahaw. Yes, yan po. Ganun lang. Tapos, seasoning lang. That's it. Okay, sige. Luto na tayo, Darwin. Yes po. Sige, start natin dito. Yung egg, papakrak natin sa chef natin. Sige, batingin ng egg. Now, yung rice, ang style natin, tinuruan ako nung chef natin kanina, we just have to put konting salt, 1/4 lang na salt, lalagay na natin sa kanin, konting chicken powder, kung meron tayong chicken powder sa bahay, konting sugar. Equal portion lang siya. Then, we put some pepper. We prefer the white pepper para hindi siya magiging sa kulay ng rice. Konting pepper lang siya. Then, that's it. We have to blanch the three dry ingredients first, then fried rice. Start ko lang. Sige, Be. Ayun. So, ayan na. Gigisa-gisa na tayo. Papakuluan muna natin, ma'am, yun. Pakukuluan natin. Okay. Yes. Iluluo yan, ha? Ayun, no? Papakuluan natin yung mga ingredients para magigan siya, para maluto. Kaya siyempre, para magigipit yung kailangan matagal na magkululang siya, pwede na po. Para maging crunch pa yung mga ingredients. O, ayan na. Tapos, yung next one, siyempre, ligitin lang natin yung egg. The next step is we have to scramble the egg. Scramble na yung egg? Okay. Yes. Pag-scramble ng egg. Ang importante sa pag-scramble naman yung egg sa wiki, kapag mainit yung egg natin. Mainit na mainit. Yes. Tapos, pag-anapinan niya ng oil para kung magkita, ito siya ganun kahit iba, hindi pa sulit dito. Pero mainit na yung po para naman hindi dito. Ayan. Ganun yung technique. Ganun. Opo. Tapos, lalagay na yung kanin. Kanin. Meron ng timpla. Ay, nako, ang sarap. Opo. Yan po. So, sa bahay naman, you don't have to follow the chef. Sa
luto, medyo isa to sa kusina natin, industrial kitchen. Sa bahay, any non-stick pan pwede na siya. Ayan, oo. Oo, medyo tatagal ng konti yung oras. Medyo may, this step kailangan, medyo tatagayin natin yung paghalo ng egg at ng rice para lahat maging yellowish siya. Magsama-sama. Para maganda yung kulay. Ayun, oo, kulay, ano, yellow. And, tapos lagay na natin yung... That's the last step to do it. Very simple sa bahay. Hindi ka nasasakal tayo ng... Ano? Mas lalos may guys sa bahay, pang umagahan, pwede isubukan ganyan sa iba para yung mga sitting naman sa bahay sa umaga, maingganyo kumain. Ayan, at yan, tapos na ang ating Yang Chow Fried Rice. Importante, I think, ano, Darwin, ang importante, yung pampalasa. So, meron tayong konting asukal, meron tayong salt, at meron tayong chicken powder, at saka ground white pepper. Yes, wow. So now here, we just have to, ano, konting garnish lang ng spring onion, bahay, para mas maganda tingnan siya. Yeah. Very easy. Alternative din sa mga kids sa umaga, pag nagsatawa na magkumain ng garlic fried rice sa mga tapsilog, pwede rin ang subukan to. Then sa dinner, sa lunch, all day siya. Yan ang talagang all day fried rice. Yes! At syempre pa, kung wala kayong time magluto, pwede mag-order sa Lutong Macau. Yes, anytime. Isang tawag lang. Paano tatawag? You can follow us sa Facebook or sa IG natin, yung Lutong Macau TV, or you can call our Viber 0969-454-8888. 0969-454-8888. Yes. Uy, thank you, Darwin. I-message nyo lang para ayusin namin yung orders nila para ayos natin sa delivery. Lalo na bukas, Father's Day, maraming magse-celebrate. Yes, alright. Yes. Maraming salamat sa iyo, Darwin. Thank you. Yes, maraming salamat. Yan, si Darwin Ngo mula